Kaya very important na palakas yung pakiramdam mo. Nagiging basa yung babae sa pamamagitan ng paglalaro mo nito. Tama ang stroke or hagod mo para maging successful na makatapos ang babae. Kahit na wala kang ipinapasok na kung ano sa kanya. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo! Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan ni like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, another concerned video po, ang sabi niya is, hello, Miss Ting. Totoo po bang kahit sa pagkain ng pipay, nilalabasan na ang babae? Pipay means down there po, ano, ng mga kababaihan. Yan po ang ginagamit naming ibang term para po ma-hide namin yung mga sensitive words dito sa YouTube. Doon sa question niya about nilalabasan, ano ba muna yung nilalabasan? Na ibig niya sabihin dito, yung nilalabasan, in other words, big O or orgasm. Okay, ang big O po ay isang physical reflex ng mga kababaihan, even mga kalalakihan din po. When the pelvic floor muscle tighten, sumisikip, at nagre-relax in a series of contractions. Bukod sa nagpo-provide ito ng physical release, ang orgasm po ay may epekto rin yan sa ating emosyonal. Kasi pag tayo po ay nagkakaroon ng big O or climax, yung katawan po natin ay nagre-release ng feel-good chemicals na tinatawag na oxytocin. Ang oxytocin po ay nire-release ng katawan natin during orgasm. And skin-to-skin contact during sex. Tumutulong din po ito para magkaroon ng emotional bond with your partner. Pero ang isang babae po ay nakaka-experience yan ng iba't ibang klase ng pag-orgasm. Depende sa intensity and duration. Number one dyan, ito na yung tanong sa sagot mo. Yes, pwede pong makatapos ang babae sa pamamagitan lamang ng paglaro o pagkain doon sa kanyang down there. Ang tawag po dyan ay tingil, orgasm. Ito po ay isang maliit na sex organ naming mga kababaihan that looks like a small erect tissue. Parang maliit na mani na nakalagay dyan sa vulva ng babae. Vulva means labas. Ito po ay isang maliit na sex organ naming mga kababaihan na kung titingnan mo ay isang maliit na tissue na nakatayo dyan sa aming vulva. Ang vulva po ay yung nasa labas. Yung nakikita nyo, nasa gitna ng dalawang hati, nasa taas. Dyan mo makikita ang tinggel ng babae. Sa pamamagitan ng paglaro or pagkain mo dyan, pwedeng-pwede pong makatapos ang isang babae. Dahil ito po ay naglalaman ng napakaraming nerve ending na particular na very sensitive kapag ito ay na-stimulate na. Sa pamamagitan ng paglalaro ninyo dito, sa parting ito, nag-i-increase po or dumadami po yung blood flow doon sa area. So, from maliit na butil, dahil nga nag-increase na ang blood flow dito, lalaki ito. Pag lumaki ito at nanigas ito ng nanigas, dahil patuloy nyo pa rin po itong nilalaro, doon na po nangangailangan na mag-release ng orgasmic ang babae. Kaya malaki po talaga ang porsyento ng mga kababaihan na nakakatapos dahil lamang sa paglalaro ng pipay. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. So, kapag sinabayan mo pa yan ng paglalaro doon sa kanyang G-spot, 2 to 3 inches sa upper wall, ang pagpasok ng daliri doon sa ceiling, hindi po nakababa, nakataas. 2 to 3 inches, makakapamo yung medyo magaspang na area ng babae dyan, sasabayan mo yan. Mas makakatapos talaga ang babae.
Pero depende yan sa paghagod mo at kung dry ang babae, masasaktan siya, possible na ma-delay or hindi makatapos. Kaya very important na palakas yung pakiramdam mo. Nagiging basa yung babae sa pamamagitan ng paglalaro mo nito. Tama ang stroke or hagod mo para maging successful na makatapos ang babae. Kahit na wala kang ipinapasok na kung ano sa kanya. Maliban sa daliri mo at sa paglalaro nung kanyang tinggil. Another thing, may mga babae rin pong nakakatapos sa pamamagitan ng pagpasok ng ari ng lalaki doon sa kanyang vaginal canal. Ang tawag naman po doon ay vaginal orgasm. May mga babae rin po, pangilan-ngilan, na nakakatapos sa pamamagitan ng anal, ano? Or pagpasok doon sa kanilang puwit, doon sa butas. Possible dahil malapit po ito sa vagina and doon sa tinggal ng babae. Kaya meron po talagang pangilan-ngilan na babae na happy kapag ginagawa sa kanila ito. And another thing, may mga babae naman na sa pamamagitan lamang ng paglalaro ninyo doon sa kanilang dalawang pasas o dalawang bundok, ay nakakatapos din po ang mga kababaihan. Dahil bukod po down there naming mga babae, isa po sa major erogenous zone na parte ng katawan namin ay ang aming breast at ang aming nipple. Kaya malaki po ang posibilidad na sa pamamagitan ng paglalaro sa kanilang nips, makakatapos po ang babae. Dahil napakarami pong nerve ending din dyan. So, pag napagsama-sama mo yung laruin ito sa parte ng katawan ng babae, possible talaga na magkaroon ng multiple or maraming orgasm ang babae sa isang beses ng pagtatalik nyo lamang. Unlike mga kalalakihan, isa lamang ang pinanggagalingan ng inyong big O, di ba? Maiinggit talaga kayo sa amin. At least dito man lang ay makabawi kami. So I hope nakatulong ako sa concern mo at nasagot ko yung tanong mo. May natutunan ka ba sa napag-usapan natin? Kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!